So, ilagay na natin ito dito. Wow! Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. Channel, hindi channel, channel. And today's vlog is nandito tayo sa loob ng bahay again. And alam ko natuwa kayo sa aking last time na luto na baked sushi. And syempre, aayudahan natin yan ng isa pang lutuin. At labigyan natin ng masarap na ulam ang mga tao. And syempre, alam ko na magugustuhan nyo ito dahil magugustuhan ito ng mga bata, ng mga tanda, ng mga lolo at lola. Siguradong masarap ang inyong dinner, lunch, at merienda. Pwede yung imerienda yan. Gusto nyo mag-merienda ng kanin, pwede nyo siyang imerienda. And bago tayo mag-start sa ating lutulutuan portion ay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, alam nyo na yan. Like, share, and subscribe na po kayo dyan. At pakipindot na rin ang notification bell para sa ating mga new vlogs. And bago natin umpisahan ang ating master na lutuin. Okay, mamaya ulit. Okay, start na natin ang ating mga ingredients. Una-una, ang ating sibuyas, syempre. Bawang, dami natin ang bawang. So, may butter tayo dito. So, itong butter na to is, ang gagamitin natin, matitira lang tayo ng kaunti. Chicken. Chicken na mumurahin, chicken, kahit ano pong klaseng chicken na gusto nyo. Kahit 10% off is walang problema. Oyster sauce. Ketchup, and syempre hindi kasamin dito, hindi ko na ipapakita sa inyo, ang ating asin at ang ating paminta, okay? So, let's start na po natin ang ating ingredients, napakadali lang po ng ingredients natin ngayon. Yan, ang gagawin natin yan ay ilalagay natin sa ating bowl, sa bowl, kung ano ba tawag dito, ano, malalim na lalagyanan, okay? Lagyan nila lang toyo, konti lang ano. Kasi pag masyado mong nilagyan ng maraming toyo ito, ay mangingitim ang pagkakaprito natin dito. So, ganyan. Halu-haluin lang natin ang ating chicken with toyo. Torigara soup, pwede na rin yun. O yung inyong ano dyan, yung inyong nabibili sa Pilipinas, pwede din yun ilagay ninyo, no? So, yeah. Ganyan, ano guys, alam na. So, tapusin natin ang ating sibuyas. Ayan. Okay. So, start na natin itong painitin. Wala, hindi ka pala nakapong. Painitin natin ang ating kalan. Okay, kunting mantika lang. Okay, tapos kunti, lagdagan natin ng virgin oil. Okay, konti lang. So, ganyan siya, no? So, yung chicken natin ito, ipiprito natin siya. Okay? Inaan natin, naapoy natin. Huwag masyadong malakas. So, dahan-dahan itong ikwero. Balikad-balikad rin niya. Huwag kayong magsawas sa balik-baliktad. Dahil ang pagbabaliktad ay importante sa ulam. Ha? So, prituin natin itong lahat na ito, ha? So, wait a little. Okay, tapos na tayong magprito, syempre. At ito na yung kinalabasan ng ating pinirito. Yan, ganyan. Nag-golden brown lang siya. At medyo naprito na natin siya. At nabaluta na yung mga chicken ng kanyang oil. Okay? So, pag pinirito mo yung chicken, lalo siyang tumatangis. Nagmamatangis siya. Okay? So, ang gagawin natin is magbabutter na tayo ngayon. Gagawin natin dyan ay... Okay, dito tayo sa medyo malalim. So, lalagyan natin ng konting mantika ulit para igisa ang ating dyan, sibuyas at kamatis. Ay, kamatis talaga. Sibuyas at bawang. So, ang unahin natin, ilagay, ay, ang hinaan naman natin ang apoy, no? Huwag masyadong malakas ang apoy. Yung ating bawang muna. Okay. Sakto na yung ganyang bawang, ano guys, kasi konti lang naman yung chicken ko. Huwag masyadong maraming bawang, ang bantot-bantot na. May bawang na. Ganyan.
Kasi pag ganyan ang itsura niya, pwede mo nang ilagay itong iyong sibuyas. Diba? Perfect siya. Ngayon, pwede mo na ulit siyang lakasan. Ganyan. Kunti lang lagay natin mantika kasi mamaya na. Ilalagay na natin ang ating butter. Okay? Lagay na natin dito po. Okay, yung butter na gagamitin natin is dapat 1/4 lang, kasi konti lang to eh. 200 grams to 150 grams siguro ang gawin natin. 150 grams muna ang gamitin natin butter. Ganyan siya ang butter dito, ano? So, ang gagawin natin dyan is 150 grams na butter. Kasi ito 200 butter, kaya 3/4 siya. Okay? Galingan natin sa mat, kasi hindi naman ako perfect sa mat. Diba? Huwag niyo ako tinatanong sa mat at mag-aaway tayo. Yung hagawin muna natin. Okay. So, ang gagawin natin dyan ay siwain natin ang ating butter at magtira tayo ng konti. Okay. Siguro parang ang dami pa rin. Ha? Siguro mga ganyan. Okay. So, gagawin natin dyan ay i-melty natin ang ating butter. Lagyan na ang butter. Huwag nang matigas ang ulo. Ganyan na. Okay, ganyan. Lagyan na ang butter. Penetra pa tayong butter dito para naman sa ating tinapay ito. Diba? Lagyan natin ito. So, ganyan. Matutunaw na siya, ano? May lakasan natin ito. Silip-silipin natin yung butter natin kasi alam nyo ba ang butter ay nakakaitim nang. May itim agad dito yung inyong ano, tawag dyan. Yung butter kapag masyadong malakas yung ano yan, inyong apoy. Gets nyo pa, mga bakla. Yan. Tututok ko. Tutok! Ay, naiinitan yung cellphone ko. Yan. Ganyan na lang. Wow, bango na. Bango na niya. Okay, hinanap natin ang apoy. Kailangan itatansya nyo yung apoy nyo, ha, guys? Kasi pag marami, pag malakas ang apoy, alam niya na mangyayari, masusunog lang niya. So, ang gawin natin dito ay, ilagay na ang chicken. Ganyan. Wow, sarap. Bukong masarap nito. Perfect. Lagay ang chicken. Yeah. Diba? Makreamy siya. Okay? So, pagkakataong ito, pwede na natin ilagay ang ating konting ito. Ketchup. Konti lang, ha? Ayan. Konting ketchup. Ganyan. Tapos, konting paminta. Ganyan. At syempre, konting asin. Ganyan. Konting asin. Ito, kasi natutpasawa ito eh. Yeah. Konting asin. Tapos, halo-halo lang. Tapos, ilagay na natin dito, syempre, walang iba, kundi ang ating Worcester sauce. Worcester sauce, konti lang. Ganyan. Konti lang. A little. Wow. Oh, creamy na siya, diba, guys? Oh. Mabango na ang amoy. So, hindi pa yan nagtatapos yan, ano? Uy, ang sarap. Patay tayo dito. Magaganahan ka nito sa pagkain. So, pakulo-pakuloin lang natin siya ng konti. So, pwede pa natin ilagay ang konti ng asin.
konting asin. Tsahin nyo kung yung asin ba is sakto na. Tignan mo, creamy siya, di ba? Creamy. Masarap. At hindi pa dyan nagtatapos yan, mga guys. So, ano? So, pag ganyan, natapos na siya ng ganyan, ang gagawin natin ay cider. Or kung wala kayong cider, kasi dito, itong cider is galing sa Japan to. Ito ay parang Sprite or 7-Up. Okay? So, ang gagawin natin dyan ay yan. Pakukuluan natin to. Mga half cup lang ng cider. Okay, tapos niyan, tatakpan na yan. Okay? Hanap tayo ng pandakip. Wala ating pandakip. Siyempre, pag hanap ka ng pandakip, palakasan mo siya ng konti at isasarada na natin. Okay, antay natin siyang kumulo ng mga ilang minuto, siguro mga 10 minutes and wait sa atin mamaya. One eternity later. Okay, so perfect na siya, no guys, nakikita nyo ba na talaga naman lumabas na ang kanya pagka creamy dyan. Teka lang, wait lang, gagamit tayo nito. So gamit tayo nito and gagamit tayo nito. Okay, ito yung ating pan or yung paano natin. Iinitin na natin siya. So, ayan. Nakikita nyo doon. Ayan. Paiinitin natin to. Okay, para paglagay natin ito. Itong ating perfect na dish. Tapos na to eh. Tapos natin ang dish na to ay pwede na natin i-serve. Okay. Prepare na natin ito. Dito. Diba? Butter na butter lang! Wow! Ang sarap! Tignan. Okay, ilagay na natin ito dito. Wow! Perfect at creamy lang ang lasa niya. Sigurado. Durian. Okay, nasa plate na ang ating butter chicken. Na talaga namang magugustuhan ito ang inyong pamilya. Perfect ito sa dinner, lunch, at kung gusto nyo, ipang merienda ninyo rin para busog na busog ang inyong ano, ang inyong chan. Okay? So, nag-enjoy sana kayo dyan. Eat, wait ka na. And that's all sa ating luto-lutuan portion. So, what do you think? Ano siya, diba? Nakakagutom siya. And sana nag-enjoy kayo dyan lahat. And of course, pasensya na po kayo kung hindi tayo nakakalabas-labas itong mga nowadays. Tama ba yung English ko? Nowadays because, syempre, dumadami na naman po yung mga crown sa labas at ayoko po talaga na mahawa ako dahil sa totoo lang, nakakatakot talaga yung nangyayari sa ating mundo. Diba? Paiba-iba ng itsura ng crown na yan. Iba-iba rin ang design niya. Ako naman, ano ba yan? Bilisin na natin yung pag-iwasan sa mga crown na ito. And sana nag-enjoy kayo dyan, malungkot man, pero lagi tayong mag-good vibes na lang kasi we don't know our lives. Kaya dapat mag-iingat po tayo. Always wash your hands, magmamask kayo dahil hindi po maganda yung hindi kayo susunod sa panuntunin ng ating pamahalaan or kung nasan man kayong bansa naroroon. And sana nag-enjoy kayo dyan and see you on my next vlog. Bye!